Ika-apat ng Hulyo, Sabado, 13th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, "May araw ng ayuno kami at ang mga Pariseo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sinagot sila ni Jesus, "Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon sila mag-aayuno. Walang magtatagpi ng bagong pirasong tela sa lumang balabal, sapagkat uurong ang tagpi at lalo pang lalaki ang punit. At hindi ka rin naman maglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung gagawin mo ito, puputok ang mga sisidlan at matatapon ang alak at masisira rin ang mga sisidlan. Dapat lagyan ng bagong alak ang bagong sisidlan. Sa gayoy, pareho silang tatagal." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. May araw ng ayuno kami at ang mga Pariseo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad? Kaugnay ng panalangin at paglilimos, ang pag-aayuno ay isang mahalagang haligi ng pagpapakabanal. Layunin ng pag-aayuno na ilapit ng tao ang kanyang sarili sa Diyos at sa kanyang kapwa. Sa konteksto ng pagtatanong ng mga Hudyong lumapit kay Jesus hinggil sa usapin ng pag-aayuno, ginagawa nila ito sa layuning maging mabilis ang pagdating ng Diyos na kanilang hinihintay. Ginagawa rin nila ito sa paraang nagpapakita ng pagkalungkot ng mukha, pagsusuot ng damit na sako, at paglalagay ng abo sa kanilang katawan. Sa naging tugon ni Jesus, itinuro niya sa mga taong nagtanong sa kanya ang tunay na kahulugan ng pag-aayuno. Ang kasalang binanggit ni Jesus sa kanyang tugon ay isang masayang okasyon, kung kaya't hindi ito nababagay sa gawain ng pag-aayunong nagpapakita ng pagkalungkot. Hanggat kasama nila si Jesus, hindi sila kailangang mag-ayuno. Ayaw ni Jesus na magkamali at maligaw ang kanyang mga alagad at mawala sa tunay na dahilan sa pagsasakatuparan ng gawain ito. Pagsasagawa. Malinaw ba sa iyo ang dahilan para sa iyong pag-aayuno? Saan ka ba dinadala ng gawaing ito? Sa kabanalan ba? O sa pagpapakitang tao lamang?